Yan. Magandang araw po sa inyo lahat. May pag-uusapan naman ulit tayo. Ang balita tukon kay Dr. Yumol. Kasi kaliwat ka na ngayon ng mga balita sa kanya, sa YouTube, sa balita, sa TV, lahat yun. Na ano lang ako kasi, isa sa mabuting doktor, bakit na-involve sa mga gulo? Ayon nga kay Maharlika, isang sikat na vlogger, ang sabi niya, ito si Dr. Yumol daw, ay isang matulungin, mabait, na kaibigan. Isang doktor na nagsiservisyo sa taong bayan. Ganun ka-describe sa kanya. Ngayon, ayon din sa mga pasyente niya, nagpapatotoo na tumutulong talaga si Dr. Yumol sa mga tao na nangangailangan. Mupunta siya sa mga misang sa bahay-bahay pa para tumulong. Libre ho yun. Libre gamot. Libre pagpapadoktor. Ika nga. Mahal ng doktor ngayon, di ba? Ganong ginagawa niya sa servisyo. Talaga mabait. Ngayon, nagtataka tayo. Bakit, ano nangyari? Bakit na-involve siya sa ganito? Pag-aralan natin kung anong bagay-bagay na yan. Sa aking pag-aaral kasi, sa aking analyze lang. Pasensya na ko kung sa tingin nyo mali. Sa analyze ko, sa aking reaction lang ganito nangyari. Diba, ang sabi nila, mumpunta si Dr. Yumol sa mga bahay-bahay, sa mga barrio-barrio, tumutulong, nagbibigay servisyon libre. So, in short, sa pag-ano, hindi naman basta-basta yung pag-inamot, aalis na. Alam mo din sa atin, lalo sa mga hihirap tulad namin, pag nagsiservisyon, nagtutulong sa tao, ay bibigyan natin kapil. Magkikipagkwentuhan tayo. Di ba? Ngayon, sa pagkakupagkwento sa siguro yung doktor, lalanghap niya lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga paligid sa ground. Kasi sa ground, sa mga ordinary tao, tayo, nalalaman natin mga sa paligid kung ano nangyayari talaga ang totoo. Diba? O sino dyan ang hindi maganda ugali, sino dyan ang import sa ganyan, diba? Yan ang mga nangatao. Siyempre, sa kwento-kwento, sa dami na nakakwento ni doktor, nalalanghap niya, napapasok niya sa isip niya. Pag uwi niya sa bahay, dala pa rin niya yun. Pag dala niya, tapos matatanong niya, sir, ganito, bakit ganun? Nai-involve na siya. Nakalimutan niya na ang profession na pinasok niya ay doktor. In short, ang dapat na sa isip niya kung paano gumamot, paano lahat, hindi tungkol sa mga ibang bagay. Kaso sa nangyari kay doktor, na-involved siya. Di ba napapanood niyo si FPJ? Oh. Si FPJ, di ba, ordinary, ano lang siya, minsan taxi driver, o minsan ano lang siya, bigla niya napapasok sa malaking gulo. Dahil sa mga kaibigan na nagkukwento, oh, FPJ, ganitong, ano, ganyan. Nalalanghap at na-involve. Bandol, hindi mo na alam, andun ko na sa malaking lungga ng mga kalaban na ikaw lang mag-isa tumitira. Yun ang problema roon. Hindi siya authorized doon ngunit pinasukan niya. Wala siyang alam, wala siyang backup, wala siya lahat. Yun ang naging problema ni doktor. Kanya-kanya kasi ang ating profesyon. Ang profesyon ng doktor, magkamot. Ang profesyon ng mga pulis, pagtanggol ang mga naape o may problema. O, mga militar. Lahat yan. Kanya-kanya yan eh. Kaya mahirap yung sa ginawa ni Dr. Yumol na mag-isa siya pumasok sa lungga. Walang backup. Parang yan eh. Di ba sa sundalo, once sila pumasok sa isang lungga ng mga kalaban, isang batalyon sila. Kasi isang batalyon sila, alam nila maraming kalaban. Di ba? Pagpasok nila, may mga backup sila. Di ba? In short, may chances of winning siya. Yung mga sundalo. Sa case ni Dr. Yumol, siya lamang isa pumasok. Kaya nangyari, siyempre, ikaw ba naman
pumasok sa lungga, eh ano mangyayari? Titirahin ka ng titirahin ng kalaban. Hanggang sa napuno na siya. Hindi na niya alam. Isip niya, naguluhan na. Blackout na nga isip, ganun. Ganun nangyari. Kaya, kailangan natin isipin sa bawat bagay, sa bawat desisyon, iisipin mo natin, meron ba tayo kapasidad pasukin ito? May kakayahan ba tayo ayusin ito? Kasi kung gamutan lang, kahit nakapikit kayang-kaya ni doktor, mo't itong pinasok niya, napakahirap. Masyadong malawak. Parang siyang isang malaking puno na sinyachap na pilit manduhuli sa kanya rin babaksak ang puno. Ganun nangyari kay doktor. Kaya nga ang mga Marites, pag nakatanggap tayo ng Marites, eh doon lang yan. Pagpasok natin sa bahay, huwag na natin isipin yun. Yan ang dapat natin gawin. O, di ba? Tayo, kunyari kayo, nagpaparlo kayo, o, malalanghap yung mga kwento, o, dapat hanggang doon lang. Pag uwi nyo, wala na yun. Tapos na yun. Another day, pananunod ka lang ng TV. Hindi mo pwede ipasok sa loob ng bahay mo. Lalo ka kung di ka otorisado. Kung pulis ka, kung sundalo ka, o MBA ka, pwede mo iuwi yung mga problemang ganun. Kasi yun ang trabaho mo. Ma-analyze mo. But kung wala ka alam sa sitwasyon, napakahirap ng pasukan yan. Kaya lesson dito, dapat, bago natin kunin ang isang bagay, tatanungin mo sa sarili natin, may alam ba ako rito? Hindi ba maano yung pamilya ko rito? Babalansihin mo. Hindi kasi puro kabayanihan. Maraming bagay na pwede natin maging kabayani tayo. Tutod sa kanya, nagtagamot siya na libre, isa kabayanihan na yun. Sapat na sa tao yun. Kesa ngayon, nakakulong siya sa kawawa ng mga pasyente na maasa sa kanya na libre. Yun lang po. Yun lang inaano ko na itong lesson sa atin, totoong mabait isang tao. Mo dapat din isipin mo kung anong desisyon. Lahat ng ginagawa natin, may consequences yan. Kaya tandaan natin, bago tayo magdesisyon, pumasok sa isang bagay, isipin natin kung linya natin, alam natin, mamaya, nagpapakailam ka ng kuryente, hindi ka pala electrician, magagrounded ka. Ikaw rin magagrounded. Dahil hindi pinakailam mo natin na hindi atin dapat pakailaman. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagkikinig. At susunod ulit, kwentuhan ulit tayo. Love you all. Bye!